Hello, magandang araw po mga ma'am sir. Welcome back po sa ating channel. Sa video pong ito ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano ba yung pagkakaiba ng lalaki, ng babae, at saka ng baklang papaya. Sir Aldrin. So yung papaya po, ang alam lang nating kasarian, pangkaraniwan ay yung lalaki at saka babae. Pero hindi natin alam, meron din tayong tinatawag na baklang papaya. So, unahin natin yung lalaking papaya. Ano bang itsura ng lalaking papaya? Lalaking papaya. Ito po yung itsura ng lalaking papaya. Ayan. So, ganyan yung bulaklak niya. No? Medyo mahaba siya. Ito. Ito yung example ng bulaklak ng lalaking papaya. So, ito po yung itsura ng bulaklak ng lalaking papaya. Yung lalaking papaya, puro bulaklak lang yung pinoproduce niya, no? Yan, ganyan lang. Hindi siya namumunga. So, itong lalaking papaya, kumbaga, hindi ganun kalaki yung pakinabang natin sa kanya kasi hindi naman namumunga eh. Kaya kapag nagtanim kayo ng papaya, tapos mga 3 months or 4 months, nagbulaklak siya ng ganito, kabahan na kayo kasi lalaki yun. Kahit paanong gawin nyo doon, hindi na yun mamumunga. Patabaan nyo, bombahin nyo, or kahit ano pang proseso yung gawin nyo, hindi siya mamumunga. Gaya nito, nasa likod ko, ito ay yung lalaking papaya. Yan. So, itong papaya na to, pinutol ko yung puno niya sa kalagitnaan. Ayan, oh. Kung makikita nyo, pinutol ko siya dahil sabi nung matatanda, kapag daw pinutol yung lalaking papaya sa puno, pag umusbong uli siya, babae na. Pero hindi totoo. Kasi, after 4 months, yan, 4 months ko na siya naputol, ganyan pa rin, oh. Lalaki pa rin yung lumabas sa kanya. So, hindi totoo na kapag pinutol mo yung puno ng lalaking papaya, magiging babae na siya pag tumubo ulit. Hindi po totoo yun. So, babaeng papaya naman, yung bunga niya, ganitong itsura, yan. Karaniwan sa bunga niya ay bilog, no? Tapos, medyo malaki yung guwang niya sa gitna, yan. So, itong nakikita niyo na to, yan, ang daming bunga, yan po yung tinatawag nating babaeng papaya. So, pag nakakita kayo ng papaya na medyo bilog yung bunga, yan yung tinatawag nating female or babaeng papaya. Ito naman po yung itsura nung flowers or yung bulaklak nung female papaya tree natin, no? Yung babae nating papaya. Unlike dun sa kanina, sa lalaki, puro haba yung bulaklak niya. Ito, ganito yung bulaklak nung babaeng papaya. Yan. So, pag binuklat natin siya, yan, no? Makikita natin yung bukong papaya doon sa gitna nung bulaklak, no? So itong nasa gitna nung flower niya, yan yung nagiging bunga nung papaya natin kapag lumaki, no? So kapag nawala niya yung mga petals niya, lalabas yung pinaka-ovary niya, ayan yung papaya natin. So, paglaki nito, ayun na siya. Ayan na yung bunga ng ating babaeng papaya. Yan, no? Ang daming bunga. Oh. Pangkaraniwan size niya, medyo bilog, no? Or nahahawig sa bilog. Yan, no? Ayan. So, 7 months na tong papaya natin na to. Meron ng hinog. At marami pang mahihinog. Yan. Yan yung ating female papaya tree. Yan, no? Ang dami pa niyang bulaklak sa taas. So, meaning, marami pang ibubunga tong ating papaya. Okay. At ang last naman po na uri ng papaya base sa kasarian niya ay yung tinatawag nating bakla. Yes, opo. Hindi lang sa tao may bakla. At yung pangatlong klase naman po ng papaya base sa kasarian niya ay yung tinatawag nating bakla
or yung hermaphrodite. Yes, meron po tayong tinatawag na baklang papaya. At ito po yun. Yan. Yan yung ating tinatawag na baklang papaya. Ganyan yung itsura niya. No? Malaki po ang pagkakaiba niya dun sa itsura nung bunga nung babaeng papaya. Kasi yung babae, gaya ng sabi ko kanina, ay karaniwan bilog yung bunga niya. Ito naman medyo haba or oblong. Ayan, tingnan niyo po itsura. Yan, ito po yung itsura ng baklang papaya, o no? Medyo haba yung bunga niya. Tinatawag nating herma. Hermaphrodite papaya tree, no? Yan. So haba siya, medyo haba, no? Kumpara doon sa babae, makikita niyo talaga na malaki yung pagkakaiba nila. So pag lalaki, haba. Pag babae, bilog. 'Yon. 'Yun po ay sa itsura ng bunga. So ngayon, alam na natin kung ano ba ang pagkakaiba at yung pagkakaiba ng itsura ng bunga ng mga papaya. Yan. So ito yung itsura nung buko nung baklang papaya. Talagang haba yung kanyang buko. Pagkagaling pa lang niya sa flowers, pag nalaglag yung mga petals niya, ito yung matitira. Yung pinaka-ovary niya, ayan. Mahaba talaga siya. So kapag lumaki na siya, ito, yung buko na to, ayan na po itsura niya. Yan. So ito, isa rin tong baklang papaya. Yan, no? Dami niyang bunga. Talagang kitang-kita natin na medyo elongated yung bunga niya, haba. Yan. Yung mga papaya farmer, ang gusto nilang itinatanim, itong mga baklang papaya. Kasi, ang lalaki ng bunga niya, oh. At saka mabibigat siya sa timbang, kumpara dun sa babae na papaya. Kasi ito, yung loob nito, yung cavity niya, makapal. Kumbaga maliit lang yung butas niya sa loob, ano? Nung lalaking papaya. Unlike dun sa babae na medyo manipis yung laman niya, kaya magaan sa timbang. So yun lang po, sana ay nabigyan ko kayo ng konting ideya tungkol sa mga kasarian ng papaya. Salamat po at sa susunod ulit. Sir Aldrin.